Hello guys, good day. So panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. At ang i-feature nating barya ngayon ay ito pong BSP series pa rin. At ito po ay 5 piso na may taong 2017. Ayan, so ito po ay part po ng semi-hard to find sa 5 piso coin natin na BSP series. So alamin po natin sa video na ito kung ito pa rin ba ay semi-hard to find or ito ba ay common coin na lamang. Alamin po natin ang kasalukuyang frequency ng baryang ito sa numista. At alamin din po natin ang price appraisal po nito, basing pa rin po sa record ng numista. Kayo guys, meron na ba kayong year 2017 or wala pa? Yan po ang ating alamin ngayon kung ito ba ay semi-hard to find pa rin. So bago po tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po, ang pag-uusapan po natin ay ito pong year 2017 na 5 piso coin. At ito po ay sa loob pa rin po ng BSP series. So ito po yung last mint year po sa ating BSP series na coin. At meron din po itong transition coin dahil dalawa pong piraso. May BSP series at may NGC po tayo na year 2017. So ito po yung i-feature natin ngayon, ang BSP series na year 2017. So alamin po natin kung semi-hard to find pa rin ba ito or kung ito ba ay common coin na lamang. Alamin po natin sa numista ang kasalukuyang price appraisal nito at ang kasalukuyang frequency ng baryang ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sa pagsubaybay dito po sa aking munting channel. Maraming salamat sa ating mga OFW. Yan mga OFW natin. Mahilig po talagang mag-hunt po ng mga barya. Pati na rin po sa ating mga senior citizens. Shoutout po sa inyong lahat. Dominated po ng mga senior citizens na viewers ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga senior citizens natin dyan. At sa ating mga kapwa coin hunters at mga coin vloggers, maraming salamat din po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mo ang mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So yun na nga guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong year 2017 na 5 piso coin. At ito po ay under the BSP series. Yan, medyo malabo po yung camera natin. Yan. At syempre po, tulad ng nakagawian, ay review po muna natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So from time to time po kasi ay meron pong nadadagdag dito po sa ating channel ng mga subscribers at mostly ang mga iba doon ay baguhan pa lamang sa coin collecting. So ayan, kaya i-review po muna natin. So unahin po natin ang kanyang overs or ang kanyang harapan. So dito po sa kanyang overs, naka-highlight ang portrait ni Emilio Aguinaldo. Makikita natin dito sa gilid ang Republika ng Pilipinas na paikot na pagkasulat. Ang pangalan ni Emilio Aguinaldo dito sa ilalim at sa pinakailalim. Makikita natin dito ang year 2017. So ito po yung year of mintage. At sa harap po ng imahe ni Emilio Aguinaldo, makikita natin ang 5 piso na denomination. At sa ilalim po ng kanyang balikat, makikita natin ang baybayin. Yan, letter F na mint mark. So yan po ang patunay ng baryang ito po ay Philippine minted po. So konting trivia lamang po, ang ating 5 piso na BSP series, meron po ditong gawa po sa Canada. Yung sa 1995, sa 1996, 1997, at 1998. So yun po ay may variation. Meron pong gawa sa Canada at meron din pong gawa sa Pilipinas. So the rest, from 1999 up until 2017, ito na po ay mga minted po sa Pilipinas. So meron po silang mint mark. At dito po sa bandang gilid, sa pinakagilid, makikita natin dito ang scallop border. So medyo weak strike nga lamang po ang year 2017. At medyo hindi po natin masyadong makita yung mga detalye. Yan, ito mas maganda to. Yan, kasi weak strike po ang ating year 2017. Halos po pareho po sa 10 piso weak strike din po ang kanyang overs. So ayan po ang kanyang overs or ang kanyang harapan. At dumako naman po tayo ngayon dito po sa kanyang reverse.
So sa kanyang reverse po, makikita natin dito ang dating silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So sa mga hindi pa po nakakaalam, may bago na po tayong ginagamit na sale po ng BSP. At yun po ay unang ginamit sa ating NGC na banknotes and coins. So dito po sa BSP, ito pa yung lumang silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito makikita natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas na paikot na pagkasulat, ang year 1983 kung saan na-establish ang Bangko Sentral, ang scallop border pa rin dito sa gilid, yung nag-wave, at dito po ang inner circle, yan, ang circle po sa loob. At sa loob ng inner circle, makikita natin ang cogwheel. Ito pong gear na may mga ipin. Yan. At sa upper portion po sa loob ng cogwheel, makikita natin dito ang araw at ang bundok. At sa lower portion naman po, sa ilalim, makikita natin dito ang sagisag ng watawat ng Pilipinas na may araw at may tatlong bituin sa bawat gilid ng triangle. So, ayan po ang obverse at ang reverse po ng ating 5 piso coin na BSP series. So ngayon ay dumako po tayo sa numista para po malaman natin ang kasalukuyang frequency or percentage po ng barang ito at kung ito ba ay semi-hard to find pa rin or kung ito ba ay common coin na lamang. So ayun po dito sa numista ang kasalukuyang frequency po ng year 2017 na 5 piso na BSP series ay 1.6%. So ayan guys, maliit pa rin po ang kasalukuyang percentage ng ating 5 piso coin na BSP series na year 2017. So as of the moment po, ito po ay considered pa rin as semi-hard to find. So actually, mas maliit pa nga po siya sa kasalukuyang percentage po ng ating year 1999. So yung sa year 1999 natin na natalakay natin nung nakaraan ay ang percentage po niya ay 2%. So 1.6 po dito sa BSP series na year 2017 na 5 piso, so mas maliit po siya ng 0.4%. So kaya semi hard to find po ang ating year 2017 na 5 piso na BSP series. So dito pa rin po sa numista ay wala po tayong makikitang price appraisal as of the moment. So yan po minsan ang nangyayari po sa mga semi hard to find po na barya, ay wala po siyang kasalukuyang price appraisal sa numista. Ngunit sa mga coin group po na itong year 2017 ay pwede na pong ibenta ng 30 pesos. Yan, depende po sa kailangan ng mga collector. Depende po sa pag-uusap ng buyer at ng seller. Pero sa ngayon po, ang in-demand po talaga dito sa ating 5 piso na BSP series ay yun pong hard to find na year 2006 at pati na rin po yung year 2000. Pero may ilan naman po na naghahanap po ng year 2017. So sa ngayon po ay meron po akong dalawang piraso po dito, pero may iba pa po akong year 2017 na misplace ko lamang po, saan ko yata yung nalagay. So siguro po mga 8 pieces na po yata yung hawak ko po ng year 2017 na 5 piso na BSP series. So lagi natin sinasabi na BSP series para hindi po malito, para po maiwasan ang kalituhan ng mga tao dahil may year 2017 din po na NGC na 5 piso sapagkat ito po ay part po ng transitional coin natin from BSP to NGC series. So ayan lamang guys ang ating topic for today regarding po dito sa year 2017 na 5 piso na BSP series. Counting update lamang po. And as of now, we conclude na ito po ay semi hard to find pa rin. 1.6% lamang po ang kanyang kasalukuyang frequency basing po sa record ng numista. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel at gusto mong mga video na katulad nito, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At bago po natin tapusin ang ating video, ay dumako po muna tayo sa ating shoutout portion. So shoutout po sa mga nag-comment sa aking nakaraang video. Shoutout po kay Sir Choice Kai Coins. Iyan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir JCS Coins and Collectibles. Iyan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir CNS Vlogs PH. Iyan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Mario Victorio Coins. Iyan, shoutout po sa iyo sir Mario. Maraming salamat po.
Shoutout din po kay Sir Chard 91 Sports Flex. Ayan, shoutout po sa iyo sir, maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Explore Ilocos aka The Money Collector. Ayan, shoutout po sa iyo sir, maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Bambi Rimando. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Lagi pong nagme-message po sa akin si Sir Bambi. Maraming salamat po sir sa suporta at sa panonood sa aking mga videos. Shoutout din po kay Sir Rolando Quijada. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Cruz Collection. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Saudi Boy TV. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Kwentong Barya. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. And lastly po, shoutout din po kay Sir Borix Bull Suarez TV. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay dito po sa aking munting channel. At kung gusto niyo rin po magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa aking latest video at isa-shoutout ko po kayo sa aking next video. And that's it for this video guys. And we'll see you again next time. God bless.